Good day mga aprotambay! Welcome back nga pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. In this video, pag-aralan naman natin ang basic candlestick pattern. Pero bago yan, remind ko lang na pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay? Let's go! Okay mga aprotambay, aralin natin ang candlestick pattern. Again, para sa mga aprotambay na napanood na yung una nating video about sa candlestick and support and resistance, dito na tayo sa next level. So, unahin natin yung tinatawag na long wick candlestick. Ito mga aprotambay, example natin ng mga long wick, yung tinatawag na shooting star at saka hammer. Yan mga aprotambay, long wick, ibig sabihin nagpapakita ng rejections. So, itong shooting star, madalas makikita natin to sa resistance level. Then, ito namang hammer, makikita natin sa support level. Kapag nagkaroon ng uptrend, then pumasok sa resistance area, nakakita tayo ng shooting star, malaki ang possibility na babaliktad yung trend. So, magkakaroon ng downtrend. So, ganun din naman sa hammer. Nagkaroon ng downtrend, then pagpasok sa support level, nagkaroon ng tinatawag na hammer, so merong rejections, malaki ang chance na magkaroon ng uptrend. So mapuputol na yung unang trend. Again, nagkaroon ng uptrend, pagpasok sa resistance level, nagkaroon ng shooting star, yung mga mahabang wick, then magkaroon niya ng downtrend, malaki ang possibility. Ganun din dito. And galing downtrend, pagpasok sa support level, naita natin tong hammer, malaki ang chance na magkakaroon ng uptrend. So, paita tayo ng example mga protambay. Dito, so makikita natin merong uptrend. Pagpasok sa resistance level, nakakita tayo ng mga, tawag na ito is mga long wick. Then, after ng long wick, nagkaroon ng downtrend. Ganon din dito, long wick, long wick. So, yung mga long wick na yan, mga protambay, pag nakikita natin yan, malaki ang chance na bumabaliktad yung trend. Kagaya na ito, karoon ng downtrend, then meron ditong long wick, then nagkaroon ng up. Again, dito, long wick, nagkaroon ng up. Long wick, nagkaroon ng down. Ganun lang yan, mga protambay, no? So, itong mga long wick na to, na makikita natin sa mga resistance level or resistance area, malaking indicator na pwedeng bumaliktad na yung trend. So, next tayo mga protambay. Dito naman tayo sa next na, the inside bar candlestick. Ito naman mga protambay, isang candlestick pattern to na tinatawag na inside bar. So, meron ditong maliit na candle at saka malaking candle. Ito yung present candle, ito naman yung past candle. Kaya ito tinawag na the inside bar kasi itong maliit na candle nasa loob siya ng malaking candle. Meron siyang high, then low. Kung mapapansin mo, yung high neto at saka low neto nasa loob ng high at saka low ng present na candle. Minsan tinatawag to na mother candle. Okay? Ito yung inside. Inside bar candlestick. Dito naman mga protambay, wala tayong nakita na long wick. Pero mostly, kapag merong nagaganap na inside bar candle sa mga support, then sa mga resistance area, madalas bumabaliktad din ang trend. Nagkaroon ng downtrend, then nagkaroon ng inside bar candlestick na yung high and low na itong candlestick na to is nasa loob ng high and low ng present candlestick. So, meaning na malaki ang chance na magkakaroon ng uptrend. Kasi itong maliit na candle na to, nagpapakita to ng tinatawag na momentum loss. So, pakita tayo ng example mga protambay. Kagaya nyan, may kita natin yung basic example galing downtrend. Then, nagkaroon ng inside bar candlestick. Yung high and low nitong candle na to is nasa loob ng high and low ng present candle. So, ito mga protambay,
Nagpapakita to ng momentum loss or kahinaan ng pagiging downtrend. So, mahina na siya. So, yung pagiging mahina niya, then nagpakita ng next candle na malakas na candle, mga protambay, na yung high and low na itong maliit na to is nasa loob ng high and low ng present candle na to. So, ito yung tinatawag na inside bar candle pattern. So, nagpapakita ng momentum loss tong downtrend. Then, nagpapakita ng malakas na candle dito at nagresulta ng pagtaas. Okay? So, itong example, mga protambay, mga inside bar patterns, may tinatawag na mother, then inside bar. Okay? Laging yung tatandaan, laging lamang ang present candle. Okay? Kung anong nangyayari sa present, yun yung masusunod, mga protambay. Kagaya nito, ito, mga protambay, yung high and low na itong present is nasa loob ng high and low na itong past candle. Ang ibig sabihin, galing yan sa uptrend. So, nagkaroon ng another bar, ito yung present na to, na yung high and low na itong high and low nito is nasa loob tong maliit na candle na itong bar na to. Then, ang ibig sabihin, kung galing siya sa uptrend, mga aprotambay, di ba meron tinatawag na high? Tapos, hindi siya gumawa ng higher high. Gumawa siya ng lower high. So, meaning na itong candlestick na to na makikita natin sa resistance level or resistance area, nagpapakita rin to ng momentum loss. Kumbaga, nagpapakita to ng mahinang pag-angat na. Mahina na yung pag-angat niya kasi hindi na nagkaroon ng higher high. No? So, yung next candle, itong present, is nasa loob na ng inside bar. Itong mother bar na to, mga protambay, nasa loob na siya. Dahil yung high and low nitong present na to is nasa loob ng high and low nitong mother bar. So, madalas, kung makikita natin to sa resistance level, babaliktad na yung trend. Okay? Huwag kayong malito, mga protambay. Ganyan yung mga example natin sa mga candlestick pattern. So, mas maganda, mga protambay, itong ganitong pattern na to is nakikita sa resistance level. Okay? Then, ito, mga protambay. Example, merong, ito yung example ng inside bar. So, yung, ito yung present. Then, ito yung past, di ba? Itong green. Itong high and low nitong present candle is kinain ng high and low nitong past. Lagi sabi ko, di ba? Laging lamang yung present. Doon tayo titingin. Hindi tayo titingin sa past. Kung makikita nyo, nagkaroon ng uptrend. Then, nagkaroon ng another inside bar candle na kung tawagin ito is mother. Itong past. Ano nangyari? Nagkaroon ng downtrend. Kasi, nagkaroon ng momentum loss. Dahil ito yung high, hindi siya gumawa ng another higher high. Ang nangyari, nagkaroon ng lower high. So, ganun lang yun. Huwag kayong malilito. Practice lang. Mostly, masasanay din kayo dyan. Okay? Ayan yung mga example natin. Next tayo. Next natin itong tinatawag na momentum candle. Okay? Madali lang yan, mga protambay. Gaya na ito, mga protambay, no? Parang ano rin siya, inside bar candle. So, may maliit, may malaki. Ito yung tinatawag na mother. Then, ito rin yung present. Yung high and low neto, nasa loob ng high and low neto. Pero kaya ito tinawag na momentum candle kasi mataas. Malakas yung bar na to. Kaya tinawag na momentum. So, combination siya, no? So, ang tawag pala dito is momentum candle. Ito, mga protambay, isa sa mga example. Itong bar na to, ang laki. Pag nakakita tayo niyan, anong tawag dyan, mga protambay? Momentum candle. So, gaya na ito, momentum candle, ulit. Momentum candle. Matatawag nating momentum candle, mga protambay, yung mga mahabang bar. Yun ang momentum candle. So, paita pa tayo again. So, nagkaroon ng downtrend. Nakikita niyo yung mga candlestick. Ang liliit. Then, nagkaroon ng mataas na momentum candle. So, ganun lang kasimple, mga protambay, no? So, mostly, kapag nakakita tayo ng mga momentum candle, yun yung nagdidikta ng trend.
Kagaya na ito, downtrend. Then nagkaroon ng momentum candle. Ang ibig sabihin niyan, malaki ang chance na malakas yung uptrend na magaganap. Pero syempre, stay po tayo sa mga susunod na mga chart pattern. Hindi natin alam kung bumangga na yan sa resistance or kung malayo pa yung resistance level, malaki ang chance na mag-uptrend. Gaya nito mga protambay, downtrend, then nagkaroon ng momentum candle, another momentum candle, then inside bar, di ba? Nagkaroon sa inside bar, bumaba ng bahagya, pero dahil sa sobrang lakas ng momentum candle, tuloy-tuloy pa rin yung uptrend. So, ganun lang yan mga protambay. Momentum candle ang tawag sa mga matataas na mga candle or yung mga mahabang candle bar. Yung kagaya ng uptrend, green. Pag downtrend, pula naman yon. Yung mga pababa, yung mga malalakas na candle na pababa, ang tawag din dun is momentum candle. Pero itong example ko is pang uptrend. So next time mga protambay. Next natin yung tinatawag na multiple candlestick rejection. So madali lang to mga protambay, no? Yung tinatawag na multiple candlestick rejection. Pakita natin. Gaya na ito mga protambay, mga long wick na tabi-tabi. Diba alam na natin yung long wick candle? So makikita natin tong mga long wick na tabi-tabi. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. So ang ibig sabihin lang yan is merong malakas na rejection dito. Kaya nagkaroon pa ng pagtaas na price. Ganun lang yan mga protambay. Again, dito, multiple rejection mga protambay, no? So, itong multiple rejection na to, dito sa resistance level, nagresulta ng pagbaba. So, pag nakakita tayo ng maraming multiple rejections, especially sa mga resistance level or sa support level, malaki ang chance na babaliktad yung trend. So, ganun lang yan mga protambay. Napaita pa tayo. So, agay na ito. Kitang-kita mga protambay, no? Multiple rejection. 1, 2, 3, 4. Apat na long wick candlestick. So, ganun lang mga protambay. Ganun lang yung mga basic natin. Basic na mga candlestick natin. Post ko lang. Next naman tayo dito sa tinatawag na shrinking candlestick. Ito medyo mahirap-hirap to ipaliwanag mga protambay. Post ko lang. Gaya na ito mga protambay, isa rin tong candlestick pattern. Ito yung tinatawag na shrinking candlestick. Di ba yung parang palubog na barko, di ba? Ano ba yun? Shrinking din yan, di ba? Ito mga protambay, nagkaroon ng tinatawag na momentum candlestick. Pero 1, 2, 3, 4, pagdating ng pang-apat na bar, kung mapapansin nyo, paliit ng paliit. Malaking bar, momentum candle. Then, paliit ng paliit yung next mga protambay is nagkakaroon ng shrinking candle. So, kapag nakaita tayo din ng ganyan, kahit meron ding momentum candle, so, itong momentum, effective siya ng mga second and third candle. Pero pagdating ng fourth, kung mapapansin mo, ang liit na, no? Maliit na yung sumunod na candle. So, nagkakaroon ng tinatawag na shrinking candle. Then, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng inside bar. So, bumaliktad. So, kumbaga hindi rin nagtuloy-tuloy yung pagtaas. Pero kung tutusin sa ganyang klase ng chart, mataas na yan. Pero nakikita natin yung kahinaan ng momentum na tinatawag or yung uptrend dahil naita na natin yung tinatawag na shrinking candle. So, nag-shrink na siya or kumbaga palubog na. Kasi yung power niya rito, yung haba ng candle na yan, mga protambay, pagdating dito sa pang-apat na bar, maliit na. So, nagkakaroon ng shrinking. Pakita pa tayo. So, agaya na ito. Pababa na naman, mga protambay. Meron siyang momentum volume or momentum candle, mga protambay. Pero kung mapapansin nyo, pagdating sa dulo, no? Lumiit na. So, yung dating malakas, pagdating sa mga pang-apat na bar, lumiit na. So, nagkakaroon ng tinatawag na shrinking candle pattern. So, nagpapakita yan ng kahinaan. So, tatandaan nyo mga protambay, kapag nakakita tayo ng mga shrinking candle pattern, ibig sabihin, hindi magtatagal yung trend. So, ganun lang yan mga protambay. Again, dito, shrinking candle pattern. Nagkaroon siya ng momentum candle.
Then kung mapapansin nyo, maliit na yung candle ng mga sumunod, no? So nagkaroon ng shrinking, then bumagsak yung price. Again, meron din ditong shrinking candle, merong mataas na momentum candle, then pagdating sa dulo, maliit yung candle. So nagkakaroon ng kahinaan, humihina. Ito mga protambay, meron siya ditong trend na mahikli. Pero pagdating dito, hindi na siya nagpapakita ng lakas, kumbaga momentum loss, bumabagsak. Again, nagkaroon na naman ng tinatawag na momentum candle, pero pagdating dito, nagkakaroon ng momentum loss, kaya nakakita tayo ng shrinking candle pattern. So, ibig sabihin, hindi na magtatagal yung trend. So, ganun lang yon mga protambay. Punta na tayo sa live chart natin. So, napag-aralan natin mga protambay yung mga basic na yung candlestick pattern, yung tinatawag na long wick candle, inside bar candle, momentum candle, multiple candle rejection, at saka yung shrinking candle. So, check natin tayo sa ano, click natin tong trade, punta tayo sa live, then gamitin natin yung SEC BUSD. Click chart, to, check natin tong ano na to, live. So, ito mga protambay, no? Kung mapapansin natin, i-combination natin. Again, momentum candle. Pagpasok sa resistance level, nagkaroon ng long wick. Mga protambay, no? Ito yung tinatawag na shooting star. So, nagkaroon ng downtrend. So, ito natin mga protambay. Again, another long wick. Nagkaroon ng downtrend. Dito may long wick din, kaya umangat. May long wick din, kaya umangat. So, hanap tayo ng mga chart pattern mga protambay, no? So, again, dito, anong nakikita natin dito sa downtrend na to? First, merong long wick. Then, merong long wick na nagpapakita ng pag-downtrend. Dito, may mga tinatawag na maliliit na momentum volume or momentum candle. Pero, pagdating dito, nagkaroon ng momentum loss or tinatawag na shrinking candle. Malaki, maliit. Then, ano sabi dito mga protambay? Nakakita tayo ng inside bar. So, itong red na to, yung high and low is kinain ng present bar ng high and low neto, yung tinatawag na mother bar. Diba? Ito yung present. So, ano nangyari sa live chart? So, nagkakaroon ng uptrend. So, pagsasama-samahin lang natin yan mga protambay. So, paita pa tayo. Click lang natin itong 1 hour. So, ito yung nagaganap sa 1 hour mga protambay. Anong nakikita natin mga protambay dito? Nagkaroon ng tinatawag na, ang tawag dyan mga protambay, etong sa pula tsaka sa green na to, inside bar. Bakit inside? Kasi itong present mga protambay is kinain na ng past. Yung high and low neto, etong green, yung high and low netong green na to is nasa loob ng high and low netong red candle na to. So nagpakita ng momentum loss, kaya nagkaroon ng inside bar. Kasi etong lower, yung etong tinatawag na lower low, hindi siya gumawa ng another lower low. So humina na yung momentum. Kagaya nito, lower low, ulit. Low, lower low, lower low, lower low, lower low. Imbis na gagawa pa siya ng lower low, hindi na siya gumawa. May lumabas na tinatawag na inside bar. So, ano nangyari? Bukod sa long wick, di ba? Meron din tinatawag na long wick. Meron pa siyang inside bar. So, nagkaroon ng uptrend. So, ganun lang yan mga protambay, no? Again, dito, multiple rejection. 1, 2, 3, 4. Halos apat na wick yan. Kaya, hindi umangat yung price. Dahil merong multiple rejection. Then dito sa present mga protambay, anong susunod na mangyayari dito sa present ayon sa ating napag-aralan? Sabi nga is long wick. So nasa present pa siya, tayo mga protambay, abang-abang tayo sa mga next na ilalabas nito. Yung next move na gagawin. Kung magkakaroon ba ng mga multiple rejection kagaya nito mga protambay, or magkakaroon ng tinatawag na inside bar. So, ibig sabihin, yung etong bar na green na to, yung high and low neto is kakainin ng mother bar. So, magkakaroon ng high
And low, kapag nangyari yon, ibig sabihin, itong uptrend na to, yung momentum na to is mahina na. Nagpapakita na to ng momentum loss. So, ang next na mangyayari dyan is magkakaroon ng downtrend. So, ganun lang yan mga protambay. Hanap pa tayo. Hanap pa tayo ng mga madaling makita. Okay. Again, ito. Ito, multiple rejection. Kaya hindi nagagawang umangat ng price dahil merong multiple rejection. Again, multiple rejection kasi may mga long week. Ilang long week yan mga protambay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halos 8. Then, nasaan level siya mga protambay? Resistance level. No? So, ang galing, no? Napagsasama-sama na natin yung mga napapag-aralan natin, no? About sa candlestick. Then, about sa support and resistance. Then, ngayon, candlestick pattern mga protambay. So, dito, multiple rejection. Nagkaroon ng long week mga protambay. So, nagkaroon dito ng rejection. Then, hindi na nagawang tumaas. Kasi itong area na to is resistance level or resistance area. So, ang bilis na, no, mga protambay. Nakakabasa na tayo ng chart. Gamit pa yung ating pinag-aralan na candlestick chart pattern. Madali na nating maiintindihan mga protambay. So, punta tayo sa 4 hours mga protambay. So, basahin natin itong 4 hours. Again mga protambay, anong tawag dito? Okay, tama. Multiple rejection. Kaya hindi umangat yung price. No? So, ito na nga. Ito naman, downtrend. Ito again, multiple rejection mga protambay. Ito multiple, pero ito long week. Long week mga protambay, no? Ano sabi sa long week? Bumaba. Okay, nagkaroon ng downtrend mga protambay. So another long week mga protambay, no? Meron siyang long week dito. Pero hindi natin 'to masasabi na inside bar. Hindi yan ang itsura ng inside bar mga protambay. So ito, multiple rejection. So ito mga protambay, anong tawag dito? Bukod sa may mga multiple rejection, support level. Okay? No, kasi marami siyang multiple rejection, hindi tuluyang bumababa yung price. So kitang-kita na sa 4 hours chart time frame, meron ditong support level. Okay? So as is up to now yung present mga protambay, matatagpa tong support level, matatagpa. Ito ngayon yung present, mga protambay, no? So, meron ditong rejection, meron ditong high week, mga protambay. Ito, considered natin tong green and red na to is long week. Long week yan, mga protambay. So, itong area na to, ang tawag dyan sa area na yan, resistance level. Okay, mga protambay? Ganun lang yan. So, alam na natin, marunong na tayo bumasa ng ating support and resistance. Candlestick. Ngayon, nakaabasa na tayo ng basic candlestick pattern. Okay, mga protambay? Again, yung mga long week, nagpapaita ng rejection. So, meron tinatawag na mga multiple rejection, mga protambay, na nagpapaita ng hindi pagtuluyang pagtaas, kagaya nito. Multiple rejection. Then, meron tinatawag na mga momentum bar. Ano yung momentum bar, mga protambay? No, ito, momentum bar, momentum bar, momentum bar, momentum bar. So, yung mga momentum bar, yan yung mga mahabang bar, mga protambay, no? So, kaya tinawag na momentum. At yung mga momentum bar na yon, yun yung nagdidikta ng trend. Kasi malakas yung bar na yon, mga protambay. Ito naman, mga protambay, time frame ng 15 minutes. Yan, kita natin. So, nagkaroon again ng... Ano tawag dito mga protambay? Ito, tong red candle tsaka maliit na candle. Another, yan yung tinatawag na inside bar candlestick, no? Malaking bar, then maliit na bar. Yung high and low nitong bar na to is kinain lang ng high and low nito. So itong bar na to is nagpakita ng momentum loss ng time frame ng 15 minutes. 15 minutes lang yan mga protambay, no? So dito, ang sabi dito, yung momentum nito, itong lower low na to, hindi na siya gumawa ng another lower low. So nagkaroon siya ng lower high. So nagpapakita ng humina yung anong humina?
yung power ng downtrend. So nagkaroon ng baliktad na trend. Bumaliktad, no? From downtrend, nagkaroon ng uptrend. So ganun lang yung mga pro tambay. Napakasimple lang. Another, itong stick na to. Itong candle na to, nung tawag dyan, mga pro tambay, momentum candle. Bakit siya momentum? Kasi itong candle na to, mas mataas or mas mahaba sa mga nakaraang candle. So nagkaroon ng momentum candle. So ganun lang yung mga pro tambay. Ito momentum din sana to. Momentum, pero hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Kasi unang-una, 15 minutes lang to. So may hikli lang yung galaw pag sa mga low time frame, mga pro tambay. So as is, dahil sa mga napag-aralan natin ng mga chart pattern, madali na lang natin itong babasahin. Itong ganitong klase ng chart. Una, alam natin ang support level at saka resistance level. Then, alam na rin natin itong tinatawag na chart pattern, yung mga basic chart pattern. No? So, kagaya nito, wala siyang long wick, di ba? Wala siyang long wick. Pero, nagpapakita naman siya ng, tawag nito, pattern para magkaroon ng downtrend. So, ganun lang yan mga pro tambay. Madali lang intindihin. Unang-una, ito, itong red na to, anong tawag dyan? Hindi natin pwedeng matawag na inside bar yan. Kasi yung high nito at saka low nito is lampas naman sa high nito. So mababa lang. Pero pwede natin itong tawagin as a momentum candle. Kaya nagkaroon pa ng another red candle. Pero kung ihina yan mga pro tambay, kung liliit yung mga sunod na bar, magkakaroon naman ang tinatawag na shrinking candle pattern. So makikita natin na mahina yung downtrend kapag yung mga susunod na bar dyan is maliliit na bar na lang. So, shrinking pattern yun. So, again mga pro tambay, hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat po sa panunood. At meron na naman tayong mga natutunan about sa basic candlestick pattern, about sa long wick candle, inside bar candle, momentum candle, multiple candlestick rejection, shrinking candle, no? Mga about ng mga basic pattern ng candlestick. So hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat. Abang-abang pa tayo sa mga next video na gagawin natin about sa chart reading at saka sa mga candlestick. Again, sa mga apro tambay natin na wala pang Binance account, sa description link, sign up po kayo doon. Makakuha kayo ng 20% discount mga apro tambay. No? Then, dahil sa umabot ka sa video na to mga apro tambay, kailangan mo mag-like and subscribe. Okay, hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat. This is RoboCoins again. Sign out.